Problema sa preno at hindi sa gulo ang sinasabing naging aberya sa bus na nahulog sa Bangin San Nueva, Ecija, Batay Puyan. Sa kwento ng mga nakaligtas na pasahero, namatay rin daw ang makina ng bus bago ito nahulog. Samantala, isa sa mga naunang naiulat na nawawala ang kumpirmadong isa sa mga nasawi sa aksidente. Live mula sa Nueva Vizcaya Provincial Hospital, may report si Von Aquino. Von. Joseph, nakuha na ng kanilang mga pamilya yung ilang mga biktima na nasawi sa aksidente sa Nueva Ecija kahapon. Samantala, yun ng mga nakausap natin na nakasurvive doon sa aksidente ay nagkwento tungkol nga doon sa nangyari sa bus bago ito mahulog. Lalaking inulila ng kanyang pamangkin. Ginang na nawala ng dalawang kaanak. Bawat isang nagtungo rito sa Christian J. Funeral Home sa Bambang Nueva Vizcaya nagluluksa. Ang kapatid at pamangkin ni Vivian, sina Pedro Relige Jr. at Gilbert Mariano, papunta sana sa Maynila para sunduin sa airport ang anak ni Pedro na galing New Zealand. Ang labi nila ngayon ang sinusundo. Hindi namin ina-expect na talaga makasakay siya doon. Ngayon, pinuntahan namin yung Bambang na General Hospital na sabi nila most of the casualties nandoon. Bari 12 or 13 yata yung casualty doon. Na-identify namin doon yung pamangkin ko. Hinilera ng punerarya ang bangkay ng mga biktima para madaling makilala ng kani-kanilang kaanak. Ang ilan naman sa mga nakaligtas, naka-confine dito sa Nueva Vizcaya Provincial Hospital. Sariwa sa kanilang isipan ang malagim na pangyayari. Si Edgardo Ramos, galos at bugbog sa katawan ng tinamo. Ikakasal na siya sa Mayo. Kumapit lang ako sa tubo ate. Nang mahigpit na mahigpit. Tapos, nung nagpagulong-gulong na, hindi ko na alam kung lumalasik na ako. Nagpapasalamat din si Ralph Graho sa itinuturing niyang ikalawang buhay. Nakaiwalay na po ako sa kanila. Nahiwalay po kayo dun sa... Sa mga tao po. Sa mga tao, sa mga bus, tumilapong kayo palabas. Okay. Hanggang sa... Hanggang sa nagising na po ako nakahiga na po ako dun sa buhangin po. Preno at hindi gulong, sinasabi nilang naging problema ng bus. Bago bumulusok sa bangin, namatay din daw ang makina nito. Sa taas pa lang, ano na yung kasi yung bus eh. Patay yung makina. Hindi naman nagsabi yung driver tsaka yung conductor na gano'n na pala. Pero sinusubukan ng driver na buhayin yung makina. Kung nagsisigaw po sila, sabi na yung preno ko ang lagi na sinasabi. Sa stopover bago maganap ang aksidente, nakausap pa raw ni Edgardo ang driver. Sabi ko sa kanya, mabaho na yung clutch niya. Eh, sabi niya naman, isa daw lang na napunta sa labutyo. Pero pati preno na pala yun. Dapat eh maging mabigyan ng justisya yung wala sa oras na pagkabating ng kapatid ko. Talaga hindi namin na-expect na mangyari. Joseph, sa ngayon, 12 biktima ang naka-confine dito sa NVPH. Ano? Samantala, isa naman yung biktima na nasawi kanina. Yun namang pasahero na hinahanap kanina ng kanyang ina na si Vincent De La Rosa ay nahanap na nung kanyang ina sa isa sa mga punerarya dito sa Nueva Vizcaya. Joseph? Von, curious lang ako, natanong na ba o nahanap na ba at all yung mga owner nito ng bus na may-ari, yung may-ari ng bus na na-aksidente dyan sa Nueva Ecija? Joseph, sa ngayon ay hindi pa natin nakikita yung may-ari nung na-aksidenteng bus dito sa Nueva Vizcaya. No, karamihan kasi nung mga pasyente at yung mga biktima ay dito sa Nueva Vizcaya dinala. Pero sa ngayon ay wala pa tayong nakikita, even yung mga representatives nila na dumalaw dito. Kaya naman na yung mga biktima, ang panawagan din nila ay matulungan din sila syempre doon sa kanilang mga gastusin. Joseph? So ibig sabihin wala pang umaayuda galing sa maybe local government o kaya naman eh, kung yung may-ari or yung sino man yung nasa likod ng bus na yan, wala pang assistance na ibinibigay doon sa mga biktima?
Ang nakuha lang natin na information, Joseph, ay magbibigay daw ng 200,000 pesos sa kada namatayan yung may-ari ng na-aksidenteng bus, ano, at magbibigay daw ng medical reimbursement doon sa mga na-ospital naman. At ayon naman doon sa pamunuan nitong NVPH ay bibigyan din daw ng tulong ng local government yung mga narito sa ospital, okay. Joseph. Yung mga nakausap mo ng survivor, kasi sinasabi nila parang overloaded, no? Parang doble na sa capacity. So anong sinasabi nila sa iyo? Tama ba yung ganun na, na allegation na sobra sila doon sa capacity ng bus na sinakyan nila? Joseph, kanina nung kausap natin sila, wala silang nabanggit kung overloaded. Ano? Ang sinasabi lang nila, ang problema lang daw talaga, inawalan ng preno at namatayan ng makina itong bus bago nga malaglag doon sa bangin. Joseph? Alright, confirm na ba talaga na yung isa sa mga namatay, yung konduktor at nasaan yung driver naman ng bus na to? Joseph, ang kinumpirma sa atin ng Nueva Ecija PDRRMO ay kasama nga itong driver at yung konduktor doon sa mga nasawi, ano. Pero kung nasaan ang mga bangkay ng konduktor at nung driver, hindi pa natin alam sa ngayon. Joseph? Alright, maraming salamat, Von Aquino.